Oras po natin, 24 na minuto makalipas po ang alas 3 ng hapon. Ito muna ang ating bed music for the day. Hi, 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 Jovel Villanueva. It's either ako si Direk Chico ang manager mo, ha? Because it's raining here in LB. Hindi nakapunta sa studio, binaha ata mula sa OBCRE. Kasama po natin, Har, kamusta naman dyan? Ayan, maulang hapon, Sir RJ, maulang hapon, batchmates at classmates. Live na live po tayo dito ngayon sa OBCRE main office dahil jam-packed ang mga events next week. So kami po ay preparing. Oo nga, eh, pero congratulations muna natin si Har, no? Nag-present ng kanyang paper. Kamusta naman ang experience sa ADCEP conference sa Visayas State University? Balita namin hindi ka po tumuloy dito sa DevCom kasi naghihingi po kami ng pasalubong sa kanya. Kamusta naman doon? Sabi ko nga po doon sa parang short interview na take away from the volunteers, it's really an exciting experience lalo sa mga DevCom students, both undergraduate and graduate students, dahil madami kaming mga methodologies na discover and natutunan mula sa iba't ibang mga practitioners na nagpresent din ng kanilang research. And actually jam-packed po yung 3-day conference. So simula morning hanggang gabi ay merong mga activities na inihanda ang Visayas State University. Kaya thankful din po kami sa kanila for organizing this year's international conference. Ayun. And bago siguro natin ipasyal sa Kasensayahan Festival, ating mga batchmate, binabati rin po natin, i-congratulate natin ang ating mga estudyante at mga volunteers din ng DZLB, tulad na lang ni Christian Dave Caragayan, si Uge Cruzin at si Dan Alexander E. Abbas, dahil yung kanilang video documentary na Biyaheng Kalasangan ay nagwagi, no, first place po 'yan para sa video documentary category para sa students competition nung nakarang ADCEP, at second place naman para sa poster infographics si June Vince Dizon. At ang kanyang lika ay Seeing Through with Science Communication. At of course, binabati rin po natin, syempre, ang ating kasamahan dito sa UPLB DevCom, si Assistant Professor Roville Espiritu at ng Department of Educational Communication bilang bagong elected na treasurer ng Association of Development Communication Educators and Practitioners of the Philippines, ADCEP. So congratulations po sa ating mga kasamahan. Naku, Sir RJ, congratulations din dun sa iba nating mga kasama din na DevCom students na nag-present din ng kanilang paper. Actually, mas bata sila sa akin sa batch. Sila Lawrence, Jaira, and Rosemary. So kasama ko sila na nag-present din ng kanilang APSP. Yeah. Congratulations sa mga ating mga classmate at batchmate mula sa College of DevCom. At nakamit din kayo for sure ng mga kapwa ninyo development communicators mula sa different institutions din sa buong bansa. At ang ganda ng lugar nyo, ha, sa VSU. At pinagigitaan ng bundok at ng karagatan. Okay. So ngayon, Har, ano bang meron sa atin? At sabi nila, ipapasyal mo daw kami. Ayan. So, meron tayong week-long celebration or festival dito sa Los Baños or sa Calabar Zone. And may kinalaman ito sa ating Science, Technology, and Innovation. So, before matapos yung week-long festival, today ay samahan niyo muna ako na i-tour ang Baker Hall para sa Kasensayahan sa Calabar Zone, ang pinakamasayang pista dito sa Timog Katagalugan. Panoorin po natin yung aking naging tour and interview. Ang
Magandang hapon to Class UP Albin. Nandito tayo ngayon sa Charles Fuller Baker Memorial Hall at samahan niyo akong bisitahin ang pinakamalaking pistahan dito sa Timog Katagalugan, ang Kasya and Sayahan sa Calabarzon, organized by the Los Baños Science Community Foundation Incorporated, at kasabay din ito ang 2023 Regional Science, Technology and Innovation Week ng Department of Science and Technology na may temang siyensa, teknolohiya at inobasyon, kabalikat sa matatag, maginhawa at panatag na kinabukasan. Siyempre, bukod sa UPLB ay marami ding mga participating agencies and research, development and extension institutions ang nandito sa Kasya and Sayahan, at ilan nga sa kanila makikita natin sa aking likuran: ang International Rice Research Institute, ang Bureau of Plant Industry, ang Environment Research and Development Bureau, at ang Philippine Rice Research Institute o PhilRice. At bago din natin puntahan ang booth ng University of the Philippines Los Baños, ay maiging matanong muna natin talaga kung para saan ba at ginaganap natin itong Kasya and Sayahan, at kung bakit naging annual festival na siya dito sa Calabarzon. At ngayon din ay kasama natin si Ms. Krisia Esperanza mula sa DOST Calabarzon at ang lead organizer ng Kasya and Sayahan sa Calabarzon. So ma'am, ang gusto din namin sana malaman is ano ba ang reason natin behind organizing this festival? Alright, so ang RSTW or ang Regional Science, Technology and Innovation Week ay annual event ng DOST Regional Offices, kabilang na ang DOST Calabarzon. Ito ay celebration ng ating mga S&T or Science and Technology and Innovation dito sa Calabarzon Region at sa mga iba-iba pang regional offices. Nag-culminate ito sa National Science, Technology and Innovation Week na kinoconduct every November of the year. Now, for this year, naging mas malaki siya dahil naging kasyansayahan sa Calabarzon. Kasama naman natin dito ang Los Baños Science Community Foundation Incorporated. Isa itong foundation ng mga science-based institutions dito sa Los Baños. Now, ma'am, that we have an idea kung ano ang siyensaya at ano yung Regional Science, Technology and Innovation Week, sino po yung ating mga target audience and ano ba yung gusto nating ma-achieve na paglabas nila dito sa Baker Hall ay meron silang takeaway from this festival? Okay. So, actually, hindi lamang mga estudyante, ano, pero dahil ang ka-tie-up natin ay yung LBSEFI, meron silang annual activity na tinatawag na siyensaya. Ang target audience po talaga nito ay mga estudyante. So, hindi lang pagpapalaganap ng science and technology, pati pagme-mainstream nito sa mga estudyante, pati na rin sa mga MSMEs, LGUs, at iba pa po nating stakeholders. So sa 5-day activity na ginagawa natin simula pa noong Lunes, meron tayong mga iba-ibang activities catered to different sectors. Kabilang na yung kahapon, yung Smart and Sustainable Communities Conference, ang mga invited naman natin dito ay mga LGUs na ini-encourage natin sila na gumamit ng mga technologies, mag-adopt ng mga technologies na dinevelop ng DOST. At iba pang technologies na pwede nilang magamit sa pag-e-enhance ng governance and management ng kanilang respective communities. So, isa yun. Sa mga estudyante naman, marami tayong activities para sa kanila. Noong Tuesday, nagkaroon tayo ng robotics competition in the morning and regional science and math quiz bee. So, mapapansin natin dito sa mga activities na ito, ayun nga, ang goal natin ay mas maging mainstream, mas mapakalap ang appreciation sa science and technology. And of course, sa 5-day activity, meron tayo sa labas ang teknolohiya, inobasyon, kaagapay ng ating mga MSMEs or TIKME. Ang TIKME ay isang food tasting and food trading bazaar na ngayon ay nandito, ay naidalan po natin sa UPLB, kung saan ifinifeature natin lahat ng mga MSMEs dito sa Calabarzon na nasuportahan ng DOST gamit ang kanilang programa na Set Up or Small Enterprises Technology Upgrading Program. Isa itong programa ng DOST na nag-a-assist sa ating mga MSMEs na ma-enhance ang kanilang productivity sa kanilang mga MSMEs para mas maging produktibo ito. So, thank you, Ma'am Krisia, for the opportunity na makausap kayo briefly this afternoon dito sa booth. And maraming salamat din sa DOST Calabarzon for organizing this event. So, ngayon, pupunta naman tayo sa booth ng University of the Philippines Los Baños.
At ngayon ay nandito tayo sa booth ng University of the Philippines Los Baños dito sa Cash and Sayahan sa Calabar Zone. At inorganize nga ito ng Technology Transfer and Business Development Office, Office of the Vice Chancellor for Research and Extension, at kasama ang iba't iba nating mga colleges and units na nagpadala ng kanilang products and technology. So ngayon, kasama natin si Eunice Diane Algar, University Research Associate sa TTBBO, para explain sa atin at i-discuss yung kanilang naging experience dito sa week-long exhibit. Ano-anong mga products and technologies ng UPLB ang ating sino-showcase dito sa ating exhibit? Actually, we have a variety of UPLB products from different units. We have here Coco Silk and the Coco Body Scrub, as well as the Monasco Thread from Biotech. We also have food products such as calamansi juice, ube powder, D3's fresh milk, so and mango wine as well from IFST. We also have some agricultural products from IPB and NCPC and Biotech as well. So we have here the rapid test kit for pesticide residues. We have here the IPB seeds and various biofertilizers and biopesticides. So, ang dami nga nating mga UPLB products and technologies na showcased this week. Matanong ko na din, Eunice, sino-sino ba yung atin nang naging mga visitors dito sa ating booth? Mainly, we have encountered students, grade school, elementary pupils, as well as high school and college students from different universities and schools in nearby areas. Ayan, so, they're very much interested about UPLB products, as well as I also forgot to mention pala, UPLB Fab Lab is also catering their products here with us. So, we have yung Fab Lab, IPB, Institute of Plant Breeding, Biotech, NCPC, IPB, IFST, D3. So, among all these products, Eunice, meron bang mga nag-stand out na talagang marami tayong nare-receive na inquiries from yung mga visitors natin, mga students? Actually, based on my experience here, IPB seeds, marami nang tatanong about kung saan talaga nila mai-inquire to. As well as, of course, D3's famous fresh milk products. So, of course, meron din naman tayong interested na mga consumers of biofertilizers. So, yun, they're also asking kung anong difference ba ng biofertilizers na present ang iba't ibang biofertilizers ng university. So, essentially, they're very much interested among sa different products ng university. Bilang mga ganun po yung inquiries na nare-receive natin, nagbebenta po ba tayo ng mga products and technologies dito sa exhibit or sa ibang venue or unit natin siya ng UPLB pwedeng i-purchase talaga? Actually, for this exhibit, purely for display lang po lahat ng products dito. But our interested consumers can purchase the products depending sa unit na nagpa-produce nito. But they can also check out yung One Town, One Product here at the UPLB TOS. So, dun po available majority of the UPLB products present here in the exhibit. Eunice, nabanggit mo nga din na karamihan sa visitors natin ay mga students. So, I'm curious din kung ano ba yung mga range of questions, siguro tungkol sa size or tungkol sa products ng UPLB na kanilang tinatanong sa ating mga staff na nandito sa ating exhibit to represent UPLB. Actually, there's one instance yesterday na I think a student asked kung bakit daw mapait ang palaya. Ang ampalaya. Which, syempre, surprising kasi wala naman tayong minibenta ang palaya here sa booth. But, ayun nga, siguro other questions also include, like for example, Monasco Thread. Nagtatanong yung mga students natin, ano pong difference nito sa abang food coloring? Diba, since marami namang readily available sa market. Siguro, isa pang question is, bakit maraming biofertilizers ang UPLB? Like, iba-iba ba yung tinatarget nitong crops? Iba-iba ba yung concerns na ina-address nitong mga biofertilizers na ito? Ayun, and I think that's something na masayang sagutin, or I can say meaningful na sagutin, kasi nga they're also interested to know about the university's outputs. So I think maganda din na i-refer sila sa Toklas UPLB kasi na-feature na natin ang Monasco Thread, ang mga biofertilizers ng UPLB. So doon talaga malalaman din nila kung para saan itong mga use na to at kung gaano sila kaganda as alternative sa ating mga readily available or existing na products sa market. So kung ang ating mga visitors ay may mga favorite kung tawagin na UPLB products, tatanungin din natin si Eunice, ano ba sa tingin mo or ano ang iyong pinaka-favorite na UPLB product? Personally, favorite ko pa rin itong D3 na chocolate milk kasi I've tried many other brands na rin ng fresh milk, chocolate milk, pero iba pa rin talaga yung lasa ng this one, D3 from UPLB. So, bukod dito sa display ng UPLB products natin, ano pa po yung mga activities and events na pwedeng abangan ng ating mga visitors dito sa Cash and Sayahan sa Calabar Zone?
dito sa UPLB booth and maging sa overall event? For the booth, actually, we have games prepared for our visitors. No? So, pero ang aim naman talaga nito is to help disseminate the UPLB products. So, we have prepared various games na aligned in helping our consumers or target, rather visitors pala, to get to know more about UPLB products. So, once they join the game, they can also win prizes. So, as for the event naman, I think the organizers are featuring various talks and forums here in the Baker Hall as well. So, make sure to check them out as well. So hanggang kailan po itong ating celebration dito sa Baker Hall? The event runs until September 22, Friday. At bago tayo lumibot dito sa iba't iba pang parts ng Kasyansayahan sa Calabarzona Exhibit and Festival, ay Eunice, baka gusto mong anyayahan ang iba pa nating mga visitors na pumunta dito sa Baker Hall. I invite everyone, students, teachers, researchers, the general public to come visit the UPLB booth here at the Baker Hall. And together, let's learn more about the latest trends and innovations and science and technology outputs from the region. See you here at the Kasyansayahan sa Calabarzon. Harun, oh, parang kinukuha ng langit. Ayan, oh. Nasa filter mo ba? Ayun. Kailangan may ganun-ganun pa sa kamay. Uy, ang ganda naman ng napuntahan mo pala dyan sa... Hindi ako nakapunta eh, sa Baker Hall. Share mo sa akin, ano bang pinaka-favorite na booth and or experience mo dun sa Kasyansayahan dyan sa Baker Hall? So, yun nga yung sa Kasyansayahan sa Calabarzon. Ang ganda actually nung pagpasok mo kasi kita mo yung parang iba't ibang displays ng DOST Calabarzon since kasabay siya nung Regional Science, Technology, and Innovation Week. And then may dalawang path kasi pwede ka sa kaliwa, pwede ka sa kanan. So, nasa kanan na side yung sa UPLB booth at saka yung sa secretariat sa UP Open University, and then sa kabilang side naman yung ating iba't ibang institutions katulad ng ERIE, ERDB, tapos meron din na paglagpas mo dun sa gitna na booth ng DOST, nandoon naman ang PhilRISE. Tapos meron din siya sa taas, so doon kami naglaro kasama ng mga MNH staff noong parang palit-palit ng cards tapos imamatch mo yung mga plant species. Yun. O, sige, Har. Pero may papakita muna kami ngayon bago ka umalis. O, meron ba kayo announcement pala habang hinahanda namin itong ipapost natin? Di ba may ganap kayo next week? Opo. Sa ngayon po ay wala namang announcements. And yung event kasi ay parang hindi siya open talaga to the public, ba invitation siya. Pero banggitin ko na din, since ilo-launch ang Philippines-Canada Network for Sustainability. Ito ay partnership ng UP Los Baños with other HEIs, kasama ng iba't ibang universities sa buong Pilipinas, and even mga higher education institutions sa Canada, and also in partnership with the Commission on Higher Education. Mm-hmm. So, more on research and education collaborations talaga ito sa September 27, Wednesday. And then, sa September 29, Friday, ay iho-host ng UPLB ang awarding ceremony for the Scientific Productivity System na kasama ang, I think, 33 na UPLB staff natin, faculty and researchers ay kasama as UP scientists. So, wow. Ito yung mga na-congratulate na natin before. A-awardan na sila next Friday. At dahil dyan, Har, a-awardan din namin dahil meron kang pa-quote card pala sa ADCEP, no? Pagkita nga natin, ayan, no? Aba, parang ang dami kong sinabing really dyan. Secretary Harleen Viesca, ang peg mo dyan.
Pero congratulations sa inyo, no, na maganda yung delegation ng UPLB College of DevCom at ang UPLB, no, sa naginanap na ADCEP. It's actually the second international ADCEP conference. Okay. So, dahil dyan, ay wala na bang announcement ang OVCRE? Wala naman po, as usual. Kung gusto niyo maging updated sa mga R&D activities and news, ay tumutok lamang sa aming social media channel. Yan po ay social media channels. Yan ay at UPLB R&D. So, kita-kita po ulit tayo next time sa Toklas UPLB. Okay, maraming salamat, Har Viesca. Mula po sa Office of the Vice Chancellor for Research and Extension. But may ganong transition. Anyway, gusto natin din, okay, pakita naman natin yung mga binanggit nating mga kasamahan natin na nagwagi sa ADCEP Philippines. Habang nagahang ay pwede ba natin ipakita muna? Ayan na, yung first place video documentary category. First place ang biyaheng kalasangan, no? Panoorin nga natin yan, Doc. Hingin natin kila Dave at Uge, no? At kay Dan Abbas. Congratulations. At si, of course, si Prof. Roville na bagong treasurer. Mayaman to, Chris. Ingat yaman yan. Ng ADCEP Philippines. And sino pa? Yan, si June Dizon. Second place para sa poster infographics. Congratulations! At sa oras din po ito na 46 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon, ay nagpapasalamat po kami kay Professor Lester P. Ordan para sa natanggap naming ayuda. Ito po ang mga ayudang aming natanggap, langka mula sa kagubatan ni Makiling. Maraming salamat po Sir Lester, amoy langka sa DZLB Studio. Huwag po kayong mag-alala, hindi po namin kakainin. Bawal po kumain dito sa loob ng studio. Anyway, sa ating pagbabalik, alamin natin, nandito ba ang best friend ng bayan? Alamin sa galing UPLB. Dito pa rin yan, sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Galing UPLB.